meron po tayong malungkot na balita. Pumanaw na po yung sikat na TikTokeris, vlogger na si Sean Lester Beltran o mas kilala sa tawag natin na Inspiration. Ako nga pala to, si Inspiration. So ilang years na rin siyang nakipaglaban sa kanyang sakit na osteosarcoma. After ma-amputate nung kaliwang kamay niya nung 2022, nag-announce siya sa kanyang vlog nito lang March 2023 na meron siyang bagong sakit, which is yung lymphoma sa lungs niya. Pero dahil meron na pong bagong sakit na kumapit po sa akin sa may lungs ko po, lymphoma po, stage 4B na po siya. Sa lungs ko po, meron po kumalat sa lungs ko po na cancer. Yung cancer niya, kumalat na din daw yun sa lungs niya, tapos nagkaroon siya ng maraming bukol sa left and right na lungs niya. Yung pagkatapos nga niyang malaman yung malungkot na balita, nananatili pa rin siyang positive tsaka masaya sa mga TikTok videos at vlog niya. Nung katapusan lang nung isang buwan, yun, na-hospital na naman siya. Tapos napapansin ko na rin kasi dati dun sa mga vlogs niya pag nagsasalita siya, medyo hirap na siyang huminga. Mapapansin mo yun, nagne-nasal flaring. Kapag nagsasalita siya dun sa mga vlog niya, kasi ibig sabihin kapag ka merong nasal flaring, isa na yung sign na medyo hirap na talagang huminga isang tao. Hanggang nito nga lang, nag-post na rin sila sa Facebook, naka-intubate na siya kasi hindi na talaga niya kinaya yung paghinga. Kaya sobrang bata pa niya, no? Pero yung mga pinagdaanan niya, pinipilit niyang maging positive tsaka masaya para sa pamilya niya, pati na rin sa mga followers niya. Tapos kahapon lang, nag-post sa Facebook niya na nagpapaalam tapos sinabing, mahal na mahal ko kayo. Maraming nag-comment dun sa post niya. Yung sabi ni Jen Yares, Sean, kahit hindi kita kaano-ano, ang sakit sa dibdib, isipin ang salitang paalam. Tulo ang luha ko. Sabi mo, lalaban ka, gusto mo pang makita yung anak mong lumaki. Laban lang Sean hanggang kaya pa. At nito nga lang umaga, kinumpirma ng mami ni Sean sa Facebook account na pumanaw na nga siya. Sa mga pinagdaanan niya ng mga pagsubok sa buhay, ano nga ba yung mga importanteng lesson na matututunan natin sa nangyari kay Sean? So, pag-usapan din natin yung huling sakit na binanggit ni Sean, yung nasa baga niya, which is yung lymphoma. Kapag ba meron na tayong nakakapang mga bukol, kulani, sa kilikili, sa mga singit o ibang parte ng katawan natin, pagka ganun, cancer na ba agad yun? O minsan kasi pag meron tayong infection sa katawan, katulad ng ubo, sipod o kaya sira yung ngipin natin, makakapa natin yung mga kulani natin. So sa normal na tao, yung mga taong walang sakit, usually hindi nakakapa yung kulani. Not unless meron kang infection sa katawan mo. O kaya naman merong mga bukol katulad ng lymphoma o mga cancer. Mapapatunayan natin na lymphoma o cancer talaga yung bukol kung mababiopsy yon. At mapapatunayan dun sa biopsy na lymphoma talaga siya o cancer. Actually, napakaraming types nung lymphoma. So, hindi naman nabanggit ni Sean kung anong type ng lymphoma yung sa kanya. Bakit nga ba nagkakaroon ng lymphoma yung isang tao? Kapag na-trigger ng mga stressors yung katawan natin, example, kung may infection, merong inflammation, at mga toxic factors na nag-i-interact sa genes natin, kaya nagkakaroon ng lymphomagenesis. Ibig sabihin, nagsisimula ng mag-develop yung lymphoma. So ano nga ba yung mga warning signs na baka lymphoma o kaya naman cancer yung bukol na meron dun sa baga? Yung mga signs na pwedeng maramdaman, pwedeng hindi maipaliwanag na pagbabawas ng timbang, walang ganang kumain, nilalagnat, mabilis mapagod, inuubo, tapos minsan yung ubo merong kasamang dugo. Tapos yung iba, hirap talagang huminga kasi nga dun sa bukol na nasa baga. Kung meron kayong mga nararamdaman na ganyan, magpa-check up po tayo agad sa doktor para mapa-x-ray kayo. Ma-confirm kung yung hirap sa paghinga na yon o pag-ubo, yung mga simptomas na yon is galing sa infection o kaya naman baka may bukol dun sa baga. So kung mapapatunayan na merong bukol dun sa baga through x-ray, para mas ma-refer na tayo agad sa subspecialist para ma-work up agad yung sakit. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung isa sa pinaka-importanteng post ni siya nung nabubuhay pa siya. So yung sabi niya sa post niya, napakasimple lang ng pangarap ko ngayon. Makatulog ng mahimbing, makapaglakad ng diretso at walang sakit. Makaligo ng maayos, makabangon ng walang bumubuhat, magkaroon ng ganang kumain. Yan lang yung mga pangarap ko. Ikumpara mo ang sarili mo sa akin. Ang pangarap ko ay yung mga bagay na madali mong nagagawa. Kaya magpasalamat sa mga bagay na nakasanayan mo na. Akala mo wala lang, pero sobrang importante pala sa iba.
Kahit sa maikling panahon, nabigyan tayo ng inspiration ni Sean. Natuto tayong lumaban sa buhay natin kahit hirap na tayo. Yung natututo tayong i-appreciate yung mga bagay kahit hindi naman gaanong napapansin yan. Kaya naman Sean, kung nasaan ka man ngayon, salamat dahil kahit saglit lang, naging inspiration ka namin. So yun mga ka-inspiration. So yun mga ka-inspiration. So yun mga ka-inspiration. So yun guys, tingi-tingi sa inyo. God bless po sa inyo lahat. At yun, bye-bye!